So yun, good morning mga paps, mga padyak. Meron na naman tayong isang bike check na napakaganda. Itong bike na to, hindi to order sa atin. Nagkakubusan kasi tayo ng mga stock, yung mga display natin na nabebenta na ngayon. Gumawa ulit tayo ng isang project bike na pang display. Ayan. Dami rin pupunta dito. May mga napapanood daw silang mga bike. Wala din nila makita dito sa shop. Kadalasan kasi ng mga pinifeatures natin ng mga bike na pinopost is mga order sa atin yan ng mga iba't ibang lugar, di mga ibang walk-in. Ayan. So makikita nyo, ayan, ang dami nating nag-features pero wala sila dyan sa mga display. Katulad yan, apat agad ang nawala na display. Ngayon, binagbubuo tayo ng isang budget mill na Saturn, isang carbon, meron tayong binuo dito na Speed 1 Commander. Ayan, yung mga Speed 1 Commander natin, yung mga napanood nyo, mga sold na yon. Kaya ito, nag-uulit kami kanina, kaya ito, gagawan ko pa ulit ng video. Ayan, focus tayo dito. Meron tayo ngayon napakagandang bike. Ayan, carbon load itong bike na to. Ayan, ang dami rin kasing nag-request na carbon, tas naka-rigid fork. Ayan, ito na, yung mga request nyo. Ayan, unahan ko na kayo. Ang price nito, sa build cost nito, nasa 42,000. Binibenta namin ito ng 36,000 pesos. Ayan. Unahin na natin dito sa frame niya. Ayan. Itong sa frame niya, Mountain Peak Explorer na carbon. Ayan o. Napakaganda. Glossy black. Ayan. Ganyan yung tindi. Ganyan o. Angas, di ba? Ang material ng carbon na to sa Mountain Peak T700. Halos pares niya lang sa mga mamahaling frame na T700 din. Ang presyo ng iba nasa 30,000 frame pa lang. Ito, 16,900 lang naka T700 ka na carbon. Ayan. Sa headset niya, sealed bearing, Mountain Peak stem, ayan o, negative 17, Mountain Peak handlebar na back sweep. Ayan o. Napakaganda. Siyempre, yung pinagmamalaki natin na Pops Pro 2 handle grip. Pasmado ka man o hindi, napakapit na ito. Ayan. Ito, hindi kanya bibitawan. Maganda pa dito, naka-anti-slip siya. MT200 brake set. Jure 11-speed na shifter. Ito naman tayo sa port niya. Ginamitan natin ng Mountain Peak rigid port na napaka-astig. Ayan. Ginamitan natin ng size 29 yung rim set, wheel set natin, yung fork natin, RGF627, kasi ayaw natin ng napakalaking clearance, gusto natin yung maliit lang. Ayan, napakapogi ng bike pag ganito yung mga clearance niya, maliit lang. Ayan, yung gulong naman natin, tinerno pa rin natin sa bike, maxi space, kasi nga aggressive tong setup natin. Ayan, na naka-rigid fork, maxi space, fast rolling, 29x2.1. Sa rim set naman natin, sword rim set, sword yung rim, bladed spoke na yung spoke natin, sword na hubs, super light na rotor. Yan. Dito tayo sa harap. Ganyan kalupit yung bike na yan. Harap pa lang yan, napakalupit na. Yan o. Yan, kahit paikutan natin tong bike na to, napakaganda. So dito naman tayo sa may bandang seat post niya. Siyempre yung pinagmamalaki naming Pops Pro 2 na saddle. Ayan. Itong saddle na to, napaka sarap kumpuan. Ang dami na namin na satisfied. Naka honeycomb na design. Ayan. Sa ilalim. Wow! Hindi na siya yung staple. Solid na. Napakaganda. Dito naman tayo sa seat post niya. Mountain Peak seat clamp, Mountain Peak pedal, Aerowick crankset. Sa mga hindi na nakaalam, ang Aerowick at Mountain Peak is iisa lang sila. Aerowick crankset na 36 teeth. Ayan o. Napakaganda. Yan. M5-100 din na chain, M5-100 na RD. Siyempre may clutch yan. Sunrace. Yan o, napakamahal na sprocket yan. Meron tayo dito. Nakasalpak sa bike. 1150. Ayan. Aluminum tong dalawang dulo niya. Yan, ito naman yung likod niya. Ayan.
So, sa mga naghahanap ng carbon body na naka-rigid fork, eto na yun. Napaka-pogi. Mga nasa malalayong lugar naman na gusto magpakita ng suportas dito sa Pops Bike Shop at gusto mag-order, ayan, visit lang kayo dito sa mga legit account namin. Dito lang kayo pwedeng magpag-transact para legit at di kayo ma-scam. Visit lang kayo sa TikTok, Shopee, Lazada namin. Pops Bike Shop Official. Ayan, ito yung mga legit account namin. Jason Bike Parts. Bikers Need. Thank you mga Pops, mga Padjak. Ayan, dito na kayo makipag-transact at mag-order. Thank you.